Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano makuha ang common forward reverse ng motor ng washing machine natin. Ito ay motor ng washing machine. Tuturo ko sa inyo kung paano makuha mabilisan ang common forward reverse ng ano natin, motor ng washing machine natin. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, mayroon ditong tatlong wire siya yung motor ng washing machine natin. Ilagay natin dito na blue, yellow, yellow, orange, orange, blue. Ngayon ito yung kukunin natin ang resistance. Para mabilisan lang, ang madali natin gawin, ituturo ko mamaya para mabilis yung makuha. Ito ay halimbawa bumili kayo ng motor, nagpalit kayo, hindi nyo walang nakalagay dito na diagram. Mabilisan makukuha natin kagad yung common niya, forward saka reverse. Ilagay natin sa ohms, pwede din natin ilagay guys sa ano, continuity. Ang continuity ay nag-ano din ng resistance yan, nagbabasa din yan. Hindi lang yung ohms. Pero karamihan, ohms yung ginagamit nila, pwede din sa continuity kasi ang continuity nagbabasa din yan ng resistance reading. Ngayon ang kukunin natin ito muna, blue yellow yan, tingnan nyo 28, ilagay na lang natin ay 28 ohms. 28 ohms. Ngayon, yellow. Yellow, orange. Ito ay orange. Yellow, orange. 58.8. Ilagay na lang natin ay 58. Huwag na natin yung kunin yung point. Ngayon, yung orange blue. Twenty-eight din. Ohms. Ngayon guys, pag kinukuha mo rito, ito, pag tinisting natin itong blue, at yellow, ito yung kinukuha natin, yung palagay natin, ilagay natin ah, dito blue, yellow, orange. Kinukuha natin ito yung blue at saka yellow, 28. Bali yung kinukuha na natin, ang nawawala ay orange. Bali ito ay orange, 28. Pag kinukuha natin yung yellow tsaka orange, ang nawawala ay blue, 58. Dito natin ilagay yung 58 ohms. Pag kinukuha na natin yung orange at tsaka blue, ang nawawala ay yellow. Ibig sabihin, ito ay 28 ohms din. Pag napapansin nyo, yung ano natin na blue ay 58, yan ang common natin. Tapos, ito ang forward reverse natin. Yan. Forward reverse. Pag sa mabilisan lang guys, ito ang importante lang. Halimbawa, nagtitest kayo. Pag nakuha nyo na kaagad ito yung ano, pag halimbawa ito, pag mabilisan lang na testing. Tingnan nyo ah, yellow. Orange, 28, dito tayo, dapat pareho yan nag 28,
Yan. Pareho niya na 28, tapos lumipat kayo rito. Yan. Matik na na 56 nakalagay or 58 kanina. Ito na yung common nyo. Ito na, pag nakuha nyo na kagad yung common, ito. Kahit hindi nyo natis tingin ito. Di, alam nyo na na ito na ang forward reverse. Mabilisan lang. Dito pa lang guys, nakuha nyo na kagad kung saan yung common. Dito, pag testing nyo ng ganito. Ibig sabihin, pag nakuha nyo ng common, huwag nyo na itestingin ito. Matik na yan ha. Ito na yung forward reverse nyo sa dalawa. Walang problema yan kahit magpalit-palit ito guys. So, parehas din yan guys, kumukuha ka ng CSR ng ano mo, ng motor, yung common. Yung sa motor ng aircon. Starting. At saka running. Pareho lang yan yung pagkuha mo dito sa ano. Tapos, pag napansin nyo ito, dapat ito ay equal. Yan. Dapat ito, yung forward reverse mo, equal dito sa ano, dahil 28, 56. Equals 56. Yung lumabas ay 58. Meaning, okay yung motor mo. Dapat di sila magkalayo dito sa common mo, yung dalawang forward reverse mo na lumabas sa resistance reading. Kailangan di sa masyadong malayo dito. Ibig sabihin, kung masyadong malayo ito, magiging 20. Ito ay 18. Ibig sabihin, sira na yung motor mo, guys. Dapat magkalapit sila dito. Equal sila. Na pag pinagsama mo yung sa common na 58, kailangan magkalapit sila, magkatugma, magkalapit ng reading. Yan ang tamang maganda pa yung motor mo. Pero kung lumayo ito ng resistance reading yung dalawa, ibig sabihin sira na yung motor natin guys, defective na. May tama na siya. Ngayon guys, titingnan natin kung walang putol yung winding ng motor natin. Dito tayo lagi sa common. Yan, common tayo. Para makuha natin lahat ito na may resistance. Pag walang resistance yung isa, ibig sabihin may sira yung motor natin. Ibig sabihin pag walang resistance yung isa, may sira yung winding natin guys. Hindi siya tumutunog. E di shortage lahat. O, tingnan natin. O, yan, o. Ilagay lang natin sa common. Ito yung common natin. Ang isa, steady tayo sa common. Lahat yan ay may resistance. Ibig sabihin buo. Tapos, papunta tayo rito sa kung grounded sa body. Wala. Lipat tayo dito sa isa. Testingin natin isa-isa. Wala. Testingin natin isa. Wala. Okay lahat. Ngayon, pagaganahin natin ito yung motor natin. Ibig sabihin, okay yung motor. Titingnan natin kung okay siya. Paikutin natin. Pagganahin natin. Kailangan may ano tayo. May kapasitor. Ito yung kapasitor natin, yung 4 wires. Dahil nakalagay dito yung Cito ay 10. Cito is 2NUF sa. Ibig sabihin, ito yung Cito, ang 10UF dito natin ilagay. Kasi yung isa ay 3UF, ibig sabihin nasa dryer yon. Ito yung sa dryer. Yan, ito binuhol ko. Bubuhulin natin sa dryer yan. Kasi yung dryer na motor ng kapasitor ng motor ng dryer at saka kapasitor ng wash motor, pinag-isa na lang nila. Ngayon, ito yung ano natin, yung kapasitor natin, may color coding yung wire niya. Ibig sabihin, ang dilaw dito sa dilaw para hindi tayo maligaw. Tapos yung orange dito sa orange, ganun lang yung pagtesting ng motor, guys. Kung okay ba siya o hindi. Ngayon, ang gagawin lang natin, kailangan may kapasitor na siya. Yung common, ito yung, dahil common siya, ito diretso sa saksakan ito, ang isa. Ito yung wires ng saksakan natin. Yan, ito, yung dalawa. I-connect natin dito kahit saan, sa may kapasitor. Tapos ito, yung common. Dito din sa isa nang papunta sa saksaka ng ano natin, outlet. Bago natin gawin ito,
Dahil delikado, huwag kalimutan lagyan ng masking tape. Or temporary lang ito guys, kaya tip, masking tape lang ilalagay para mabilis tanggalin. Reviewin natin, dilaw-dilaw, tapos isa dito yung sa line. Ito yung isa, wala ito, kahit saan ito, kahit dito mo rin ilagay, pwede din kung nagtitesting ka ng motor. Tapos yung common, ito yung blow, diretso sa outlet natin na wire. Ito ay rekta, kaya ang motor, isang direksyon lang ang ikot nito guys. Andarin natin, lagyan natin ng yung masking tape para makita natin kung umiikot siya. Ngayon, isaksak na natin. Ayan guys, tingnan nyo, isang direksyon lang ang ikot ng motor natin. Pero pag may timer yan, lagyan natin ng timer, mag-forward reverse yan. Maganda pa yung motor niya, maganda ang ikot ng motor niya. Yan lang yung connection. Yung isa nakalagay sa capacitor, yung isa nakalagay sa common, diretso sa outlet natin. Ito ay isang ito ay naman ay diretso sa capacitor niya. Ito ay dalawa sa capacitor niya. Nakatap dito yung isang wire ng papunta sa outlet natin. Ito ay sa common din. Ganun lang yung pag-testing ng mga connect guys. Patayin na natin. Sana may natutunan kayo rito sa pagkuha ng common, forward, tsaka reverse ng wire ng motor ng ano natin, washing machine. Ganun lang kadali guys ang pagkuha ng common at tsaka forward reverse. Tsaka pagpatakbo nito na gamit ang kapasitor natin. Ngayon guys, pag ginawa natin ang diagram, yung ginawa natin, simple lang, ito lang, mabilis ang diagram lang. Ito yung motor natin. Yan. Ito yung ano natin, wire. Ito yung forward. Ito yung reverse. Ito yung ano natin, nakakunik yung kapasitor natin dito. Yan. Ito yung kapasitor natin. Yan ang ano ng kapasitor natin. Sign ito. Kapasitor. Tapos nagkuantay ng isang linya rito. Yan. Ito ang papunta sa ito yung line. Yan. Papunta sa saksakan. Ito yung common natin. Ito yung common. Yan. Tapos ito yung plug natin. Napapunta sa outlet natin. Yan, ganyan. 220 volts. Ganyan lang kadali guys. Ito, forward reverse na. Kapasitor. Itong line. Tapos ito, isang common. Mapapagana mo na yung ano mo, motor. Mapapaikot mo na. Ganun lang yung pagawa natin ng diagram guys. Na ginawa natin kanina. Sige guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Alam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.